Hello mga kababayan. So guys, matapos sabihin ni Kibuloy na tatapatan daw nila, no, ng 20 million ang sino man na makapagtuturo sa kanya kung sino yung nag-donate ng 10 million para sa ikadalakip niya, ay eto, lumabas na yung desisyon ng Court of Appeals na pinapipris lahat ng kaperahan, pag-aari ni Kibuloy, no? Pati yung mga kumpanya na konektado sa kanya, no? So guys, dito pinatutunayan na si Kibuloy talaga pala ay hindi pastor. Hindi siya nagpakalat ng ebanghelyo ng Diyos. Kumbaga man, ang pinakalat pala talaga niya ay yung mga manlilimos, para yung mga mapaglilimusan ay mapunta sa kanya, no? Totoo pala yung mga kwento ng pagtitinda ng mga yung kakanin, di ba? Mga bibingka, di ba? Mga kutsinta, mga puto, at saka yung mga otak-otak na yun. Totoo yun kasi dati, nung nagtatrabaho pa ako sa may Magallanes, may mga umakit sa bus, no? Nagbibigay na sulat na tulong sa kanilang pag-aaral, no? At meron silang ibibigay na mga bibilhin mo. So, ngayon, dahil maawa ka, kala mo para sa kanila talaga yun, eh, bibili ka. Pero pagbaba ng mga bata, sasabihin ng mga konduktor at saka ng mga driver ng bus na kay Kibuloy daw yun, no? So, kumbaga man, dito napapatunayan na totoo yung kwento na pinagtrabaho niya yung mga dating miyembro ng simbahan niya, lalo ni mga kabataan, para magtinda, no? Tapos hanggang sa naipon yung kaperahan na yun, napunta sa kanya, tapos may mga pinadala talaga siya. Totoo yung eksena na mga human trafficking niya, yung naging qualified human trafficking na, dahil hindi lang simple. Kumbaga man, talagang napakarami niya mga pinadala ng mga Pilipino na miyembro nila para magsolicit ng mga abuloy o sasabihin mo na mga sa kanila, tulong sa kanilang Kingdom of Jesus Christ daw, no, na actually hindi ito isang reliyon, ito isang sekta na masasabi mong kulto na, no? So kumbaga man, sa laki ba naman guys ng mga pag-aari na inilabas, eto ha, si Kibuloy daw ay may 10 bank accounts, 7 real properties, 5 sasakyan at saka isang aircraft, no? Bali sa kanya pa lang 'yun, ha, nakalista. Pero meron pa siyang para sa Kingdom of Jesus Christ. Meron siyang 47 bank accounts, 16 real properties, 16 vehicles, ha? 'Yun ay nakalista sa Kingdom of Jesus Christ niya. Bukod pa yung mga nasa Swarasug, no, na siyang pinaka-kumpanya na nagpapatakbo sa SMNI niya. So, meron pa siyang mga bank accounts sa Children's Joy Foundation. So, kumbaga man guys, napakaraming kaperahan ni Kibuloy. Kagaya itong, yung palang pinaka-compound ng Kingdom of Jesus Christ ay 30 hectares. Paano niya na-acquire yun guys, no? Na mapasayo yung 30 hektarya. Ang isang hektarya, napakalawak, gawin mo pang 30 yan, no? At nasa Dabaw, no? Gaano ka walang hiya? Etong si Kibuloy na sinuportahan naman siya nitong si Gonggong na president natin dati, na si Digong, no? Talagang totoo pala yung sinasabi ni Kapersi Lapid na Digong nyo, no? So, guys, si Kibuloy daw ay yung kanya pinaka-kingdom ay 4 na araneta ang kasya. Tapos bukod pa doon ay meron siyang 4 na helicopter, tapos 2 eroplano. Mantakin mo yun, paano mo yun na-acquire kung hindi ba naman sandamakmak ang namalimos para sa'yo? Tapos hindi pa yun ang kwento. Yung mga kanyang miyembro dati, nagtatrabaho, pero yung mga pinagtatrabahuan, lalo na yung mga domestic helper, no? Halimbawa sa Hong Kong at sa iba pa pang lugar, no? Ay sapiltan na kailangan mag-donate nang halos wala na daw matira sa sahod nila
para sa kanilang samahan na Kingdom of Jesus Christ. So dito, makikita mo, lumiliwanag, no? Na talagang ito talaga yung kayamanan niya na naipon niya sa kasamaan. Sa pagpapahirap, sa mga miyembro niya, sa mga nabulag niya, no? Mga ginamit niya na kabataan, magtinda ng mga kutsinta. Yun naman mga pinalad na makapagtrabaho bilang domestic helpers. Sa kanya napunta yung mga pinaghirapan. Bukod pa doon sa mga pinagsasamantalahan niya, no? Na mga kababaihan na binigyan niya ng night duties na kung saan kakantutin niya, no? At iyon ay sasabihin pa ng mga kamiyembro nila, no? Yung nagbe-brainwash bago niya kantutin, no? Ito daw ay priblehiyo dahil ang gagalaw daw sa kanila ay ang anak ng Diyos, no? So kumbaga man walang dahas, walang pamimilit na mangyayari kasi na brainwash na, no? So dito nare-reveal ang gaano ka-large yung scope, no, yung sindikato ni Kibuloy na nag-disguise bilang isang simbahan, no? So at ito daw ay tatagal yung priest order ng 20 days. At pag-uusapan pa kung may extend pa to ng maximum daw ang 6 months. So, nire-reveal ko lang sa inyo na ayun, nakita lang na nireport yung gano'n ng karami ang kanya mga bank accounts, mga properties, no? Pero paano niya na-acquire yun, di ba? Na-acquire nga dahil sa maraming mga miyembro nilang nabulag niya ang nagdusa para mapunta sa kanya ang gano'ng ka rangyang pamumuhay, ganun ka, napaka malawak na kayamanan, guys, no? At tandaan nyo, si Kibuloy matalino yan. Hindi yan yung walang persa ngayon. Nakapagtabi na yan na, napaghandaan na niya yan na baka nga i-freeze yung mga assets niya. So, kumbaga man, meron na yan nakatago na magsusustain sa kanya, no? Para mamuhay siya ng kahit paano, mahaba-haba pa rin panahon na maayos. Kumbaga man, ang siguro, yung mga natitira pa, ayaw pa rin naman yung maipamigay sa gobyerno, yun na lang hahabulin, di ba? Pati mga real properties, di ba? Na hindi pwede ibenta. Pero, kung sa kapirahan, may naitabi na yan na nakatabi na sa kanya kung nasa saan siya, na sinasabi naman ng mga kapulisan na nandoon lang siya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound, no? Na sana nga, mahuli na siya eventually ng mga kapulisan. So, dito na ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye.